Ganda ng Buhay. This is Lynn Lasig Vlog, and for today's vlog, gagawa ako ng buttermilk icing. Kasi sa Saturday, birthday ng alaga ko, so I promise to him na gagawin ko siya ng cake, and at the same time, lalagyan ko ng icing yung cake niya. So, without any further ado guys, samahan niyo akong gumawa ng buttermilk icing. So guys, start na tayong gumawa ng buttermilk icing. Sa paggawa guys ng buttermilk icing, ang kailangan natin is 1 cup or 250 grams ng unsalted butter. Pero ang gagawin ko is dodoblehin ko yung size niya. So magiging 500 grams which is 1 block of salted butter. You can use unsalted butter or you can use salted butter. And then also 375 grams of icing sugar. Siyempre doblehin din natin ang sukat nun. So 375 times 2 natin. And then yung 2 tablespoons of milk. Of course, doblehin din natin. So, magiging 4 tablespoons of milk. Ito, sinukat ko na to. And also, this is optional. You can use vanilla flavor. And then, also, you can use food coloring, whatever you like. Na color, blue, yellow, red, or whatever na ilalagay nyo sa icing is depende sa inyo. So, start na tayo, guys. So, ilalagay natin ang ating butter. So, ilalagay na natin ang ating butter sa ating pwede din kayo gumamit guys ng hand mixer kung wala kayong ganitong mixer. So, pwede din yung mag mixer na ano lang yung alright. And then, after that alright. Then, i-mix lang natin siya ng low lang, guys. Sa number 2 lang natin i-mix yung ating softened butter. Kasi malambot naman na siya. So, number 2 lang. Huwag masyadong malakas ang pwersa. So, ngayon naman, then na-mix na siya, ilalagay na natin yung ating 3 cups ng icing, which is 6 cups ang gagawin natin sa icing. Ito guys, sinukat ko na to, 6 cups. So, lalagay natin dahan-dahan. Portion by portion lang paglagay natin ang ating icing sugar. Ay! Then, habang minimix natin guys, unti-unti maglalagay tayo ng milk. Then, maglalagay uli tayo ng icing sugar. Then, another milk. Then, pour natin uli yung natitirang milk. And then, pour na natin yung remaining icing sugar. And then, using spatula, scrape natin yung side. Kasi may mga icing sugar dun sa side na hindi pa nami-mix maigi. Then, ilagay na natin sa number 4 para malakas na kwersa na siya. Then, lagyan na natin a dash of vanilla flavor lang guys.
Then check natin kung ano na ba ang kinalabasan ng ating icing sugar. Kunti pa. Mga 2 minutes pa.